ng buhay! Kamusta mga bata? Halina at samahan mo na tayo ay maglaro at matuto kasama si Teacher Ishi. Ang asignaturang mag-aaralan natin ngayon ay edukasyon sa pagpapakatao para sa unang bayang. Para sa unang linggo, ang ating aralin ay Sarili ko, kilala ko. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay makikilala mo ang iyong sariling gusto, interes, potensyal, kahinaan, at damdam. Alam kong gusto mo nang magsimula sa pag-aaral. Pero bago yan, ay sagutin muna natin ang ating unang gawain. Para sa ating unang pagsubok, tingnan natin at suriin ang mga larawan. Tukuyin natin kung ano ang kanilang ginagawa. Sa unang larawan, ano nga bang ginagawa ng mga bata? Tama! Sina ay nag-aalaga ng halaman. Pero, nagdidilig, merong nangungulekta ng mga kalat, at merong rin nagbubukal ng lupa. Ano kaya nasa pangalawang larawan? Ano ang ginagawa nila mga bata? Magaling, sila ay nagbabasa ng aklat. Ano naman kayang mga tao? Ano ang ginagawa nila? Tama! Sila ay masayang sumasayaw. Ang pang-apat naman, sila ay naglalaro. Panghuli, ang mga bata ay umaawit magaling. Ngayon mga bata, maaari mo bang ibahagi sa amin kung alin yan sa mga ginagawa nila ang hilig mo rin gawin? Napakagaling! Ako ay masayang malaman na hiling mo gawin ang mga bagay na iyan. Ang iyong mga hiling gawin ay tinatawag rin nating interes. Bago tayo magpatuloy, sagutan muna natin ang mga pagsasanay para sa ating pagbabalikaran. Ito ay mga araling natutuhan na sa iyong nakaraang grado. Sa bahagi ito, nais kong kuhain mo ang iyong module. O kung wala naman, ay pwede ka rin kumuha ng papel at ihanda mo na rin ang iyong lapis. Nais kong kunan mo ang mga patnang ng mga impormasyong magpapakilala sa iyong sarili. Handa ka na ba? Magaling! Kung gayon ay hawakan mo na ang iyong lapis at isulat na ang mga impormasyong hinihingi ko. Una, ako si... Isulat mo nga ang iyong pangalan. Magaling! Sunod, ako ay lang taong gulang. Ngayon, isulat mo naman kung ilang taong gulang ka na. Sunod, ako ay nakatira sa... Saan ka nga ba nakatira? Isulat mo na ang iyong sagot. Sunod, ang mga magulang ko ay sina blank at blank.
Isulat mo sa dalawang blangko ang pangalan ng iyong ama at ang pangalan ng iyong ina. At ang panghuli, ang hilig kung gusto kong gawin ay nakasabay ka ba sa atin? Pagbabalik tanaw? Mahusay kung ganun. Ngayon mga bata, tumako naman tayo sa ating aralin. Meron ba kayong mga hindi gawin? Ginagawa niyo ba ito ng mahusay? Magaling kung ganun. Ngayon ay ipapakilala ko sa inyo ang mga kapatid na si Tony at si Tina. Magbabasa ako ng kwento. At ang pamagat ng kwento natin ay si Tina at Tony. Sabayan nyo ko. Ito ang mga batang si Sina, Tina at Tony. Si Tina ay masiglang kumanta at maglaro. Ano nga ulit ang hilig ni Tina? Siya ay masiglang tama, kumanta at maglaro. Si Tony naman ay mahusay, gumuhit at sumayaw. Saan nga ulit mahusay ko si Tony? Siya ay mahusay, gumuhit at sumayaw. Tama. Masayahin si Tina at Tony. Mahal sila ng kanilang mga magulang dahil sila ay mababait na mga bata at hindi nakikipag-away. Ano nga ulit ang katangian ni Tina at Tony? Sila daw ay mga masayahing bata. At mahal daw sila ng kanilang mga tama, kanilang mga magulang. Bakit sila mahal ng kanilang mga magulang? Dahil sila ay mababait na mga bata at hindi nakikipag-away. Yan ang ating kwento ngayon. Nagustuhan mo ba ang kwento? Ako rin. Nagustuhan ko rin ito sapagkat ipinakita nito ang mga interes ng mga batang katulad mo. Ngayon, para matiyak natin na naintindihan mo nga ang kwento, ay subukan nating sagutin ang mga tanong. Una, ano-ano ang mga hilig ni Tina? Ano-ano nga ulit yun? Magaling! Tama! Ang hilig ni Tina ay kumanta at maglaro. Nakuha mo ba ng tama ang sagot? Kung ngayon palakpakan mo ang iyong sarili. Pangalawa, ano-ano ang paboritong gawain ni Tony? Ano nga ulit ang mga gawain? Gustong-gustong ginagawa ni Tony? Mahusay! Ang paboritong gawin ni Tony ay gumuhit at sumayaw. Nakuha mo ba ulit ng tama ang sagot? Palakpakan mo ulit ang iyong sarili dahil napakahusay mo. Pangatlo, bakit sila mahal ng kanilang magulang?
Bakit nga ba sinamahal ang kanilang magulang? Tumpak! Mahal sila ng kanilang mga magulang dahil sila ay mababait na mga bata at hindi nakikipag-away. Napakagaling talaga. Tama ka na naman ba? Kung gayon palang pakanuli yung sarili. Pang-apat na tanong. Sino ang gusto mong gayahin sa dalawang bata? Si Tina ba? O si Tony? Bakit? Magaling! Masaya akong marinig ang iyong sagot. Panglima, paano ninyo ipinapakita ang inyong hilig? Sa anong paraan? Kagaya ni Tina at Tony, ikaw ay meron ring sariling hilig o interes. Paano mo nga kaya ito ipinapakita? Tama, maraming paraan ng pagpapakita ng iyong interes. Magaling! Binabati kita at nasagot mo na tama ang lahat ng ating mga katanungan. Bigyan mo nga ng isang malakas na palakpak ang iyong sarili. Mahusay! Magaling! Nakatapos ka ng gawain para sa unang araw. Dumako naman tayo sa gawain natin para sa ikalawang araw. Para sa unang gawain o gawain 1, panuto. Bilugan ang mga larawan na nagsasabi ng mga hilig gawin ng magkapatid na Tina at Tony. Tingnan natin ang mga larawan. Suriin natin ito. Una, ano ba ang ginagawa ng batang babae sa larawan? Ay kumakanta. Magaling, kumakanta siya habang siya ay nagpapatugtog ng gitara. Pangalawa, ano naman ang ginagawa ng batang babaeng ito? Tama, siya ay umaawit. Pangatlo, batang babaeng ito ay tama, siya ay kumakain. Pang-apat, ano kaya ang ginagawa niya? Siya naman ay sumasayaw. At pang-lima, ang mga bata ay naglalaro. Balikan natin. Ang kailangan mong gawin ay binugan ang mga larawan na nagsasabi ng mga hinigawin ng magkapatid na Tina at Tony. Ngayon, simulan mo na ang iyong gawain. Tapos na ba ang unang mong gawain? Lumako tayo sa gawain. Pangalawa, panuto. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita sa iyong interes? Lagyan ng check ang larawan kung ito ay nagpapakita ng interes at X kung hindi. Tingnan natin ang larawan. Suriin natin muli. Ano ang ginagawa ng batang babaeng ito? Tama, siya ay sumasayaw. Pangalawa, batang lalaki ay naglalaro. Pangatlo, batang babae ay naglilinis. Pang-apat, ang batang babae at ang kanyang ina ay
nagluluto. At panglima, batang lalaking ito ay nagpapatugtog ng gitara. Balikan natin muli ah. At ano nga ulit ang gagawin mo? Lalagyan mo ng check ang mga larawan kung ito ay nagpapakita ng interes. At X kung hindi. Ngayon, simulan mo na ulit ang iyong gawain. Magaling! Nakatapos ka ng gawain para sa ating ikalawang araw. Sumunod ay para sa ating ikatlong araw. Sa mga napag-aralan natin, dapat nating tandaan na ang tiwala sa sarili ay mahalaga sa bawat batang katulad mo. Makikilala mo kung saan ka magaling at mahusay. Ito ang magiging maganda mong katangian. Mahalaga na alam mo ito sapagkat maaari mong gawin ng naaayon sa iyong interes. Ngayon, tukuyin mo ang ilan sa iyong mga kakayahan. Gawin ito sa harap ni nanay. Ibahagi ito at pag-usapan ng masaya at may positibong pananaw. Kung ang hiling mo ay umawit o sumayaw, pwede rin ang hiling mo ay tumula o magmasa, gawin mo ito sa harap ni nanay at ibahagi mo kung ano ang nararamdaman mo kapag ginagawa mo ang iyong mga interes. Magaling! Ngayon, para sa ating pag-alam ng natutuhan, iguhit, narito ang panuto, iguhit ang masayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng pagtulong sa iyong kakayahan upang mapalakas ang iyong kahinaan at malungkot na mukha kung hindi. Ano nga ulit ang gagawin mo? Guguhit ka ng masayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng pagtulong sa iyong kakayahan at malungkot ng mukha kung hindi. Pag-aralan natin ang unang larawan. Sina ay naglalaro. Nakakatulong ba itong mapalakas ang iyong kakayahan? Iguhit lamang ang masayang mukha o malungkot ng mukha sa maliit na kahon dito sa gilid. Pangalawa, ang mga bata ay naglilinis. Nakakatulong ba itong mapalakas ang iyong kakayahan? Iguhit ang masayang mukha kung nakakatulong ito at malungkot kung hindi. Pangatlo, ang bata ay nang-aasar ng kanyang kaklase. Nakakatulong ba itong mapalakas ang iyong kakayahan? Masayang mukha kung oo at malungkot mukha kung hindi. Ngayon, sa pang-apat, siya ay nagbabasa. Nakakatulong ba ito? Mapaundad ng iyong kakayahan? Masaya? Kung oo,
At malungkot naman kung hindi. At panghuli, panglima, ang mga bata ay nag-aaway. Nakakatulong ba ito? Kung oo, masayang makakiulit mo. At kung hindi, malungkot ng mga naman. Natapos mo na ba ang gawain natin? Magaling! Binabati kita! Para sa ating ika-apat na araw, pangmakas at pagsusulit. Panuto. Tukuyin ang damdamin o emosyon na mararamdaman sa mga sitwasyon na sa ibaba. Higuhit, sapat na ang masaya, malungkot, o galit na mukha sa bawat sitwasyon. Ano nga ulit ang mga iguguhit mo? Masaya, malungkot, o galit na mukha. Basahin natin ang bawat sitwasyon. Masaya, malungkot, galit. Piliin mo sa mga mukhang yan ang iyong sagot. Una, mahinig kang umawit, kaya ipinarinig mo ito sa lolo at lola mo. Ano mararamdaman mo kaya? Masaya, malungkot, o galit? Isulat na ang iyong sagot. Pangalawa, gustong-gusto mong maligo sa ulan, pero hindi ka pinayagan ng magulang mo. Anong mararamdaman mo? Masaya, malungkot, o galit? Isulat mo na ang iyong kasagutan. Sunod, pangatlo, natalo ka sa pabinisan ng paglangoy ng iyong kapatid. Anong mararamdaman mo? Masaya, malungkot, o galit? Sunod, para sa ika-apat na binang, nanalo ka sa patimpalak sa pagsayaw sa inyong lugar. Anong mararamdaman mo? Masaya, malungkot, o galit? Isulat mo na ang iyong sagot. At panghuli, nanalo ang grupo mo sa palarong basketball. Ano nga ulit ang mararamdaman mo? Masaya, malungkot, o galit? Ganyan rin ba ang mga kasagutan mo? Kung ganyan rin, binabati kita! Bigyan mo ulit ang sarili mo ng limang palakpak. Magaling! Mahusay! Magaling! Natapos mo ang mga gawain ibinigay. Patuloy mo bang palawakin ang iyong kaalaman? Para sa ikalimang araw, pagninayan mo ang mga napag-aralan natin sa linggong ito. Nais kong idikit mo sa gitnang binog ang iyong larawan. Ulitin ko, sa gitnang binog na ito, ididikit mo ang iyong larawan.
Habang sa dalawang gilid na ito, i-drawing mo, iguguhit mo ang iyong mga kalakasan. Sa kabila naman, iguhit mo ang iyong mga kahinaan. Magpatulong ka kay nanay o kay tatay sa paggawa ng iyong aralin. Rubrika sa pagwawasto ng ating gawain. Mga katangian ng sagot. Naaangkop ang mga detalyeng ibinigay. Madaling maunawaan at malinis ang pagkakaguhit. Bibigyan kita ng sumusunod na puntos kung 5 ang ibibigay ko, kung taglay mo at 3 pamantayang hinihingi ko. 3 puntos kung 2 lamang sa pamantayan ang nailagay mo. At 1 puntos lamang kung 1 pamantayan lamang na ibigay mo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, mga bata. Paalam!